Ilagay mo ito sa iyong bahay, bawat corner ng iyong bahay. Ito po ay makakatulong po ito sa iyo na makapag-attract ng swerte sa buong linggo. Kung gusto mo pong magiging magaan ang pasok ng pera sa buong linggo, ayan, ilagay mo po ito guys sa bawat corner ng iyong bahay. Kailangan lamang paggagawin mo po ito 100% yung paniniwala mo, and then confident ka kung ano yung wishes mo, kung ano yung gawin mong kahilingan ay magkakaroon ng kasagutan yan. At ang kagandahan po nito, hindi lang po ikaw ang swerte dito, lahat po ng member ng iyong pamilya. Kaya guys, kung gusto mong malaman ito kung paano ito gawin, panoorin mo lamang ang video na ito mula sa simula hanggang sa dulo. Yan. And then, i-subscribe na rin ninyo ang ating YouTube channel kung hindi pa po kayo nakarapag. Subscribe and then i-click mo na rin yung bell button para ma-notify ka sa mga new videos na ating i-upload. Gawin mo po ito guys, bukas po, Lunes na bukas, so maganda ito, gawin mo tuwing Lunes, and then palitan mo lamang ito tuwing Lunes po. So ayan, so ngayon po guys, kailangan mo ang garapon na malinis po, kagaya ng kahit anong empty po na garapon, Lady's Choice, or kahit anong klaseng garapon, yung maliliit lamang po. And then mag-ready po kayo ng apat po, kasi kung magtanong po kayo, bakit apat? Kasi ang apat ay simbolo po yan sa apat na bahagi ng mundo, east, west, north, and south. And then, yung apat na bahagi ng mundo, ating i-manifest, no? Ating i-manifest na dadaloy ang swerte sa bawat apat na bahagi ng mundo. So, ngayon po guys, kailangan mo lamang dito yung asin. So, ayan po, walang iba kung hindi po ang ating asin. Ang asin ay talagang proven and tested na po talaga yung asin. Yan, ang asin, maglagay ka sa iyong garapon or baso na maliit kagaya nito guys. Ayan to, ito yung aking ginawa. And then guys, ayan. Ayan, and then tusukan mo lang siya ng dahon po ng laurel. Yung buo na dahon ng laurel, itusok po sa gitna. And then, magsindi ka muna ng Chinese incense, kung may Chinese incense ka. And then, kung walang Chinese incense, kung may cinnamon stick ka, magsindi ka. Kung wala pa rin cinnamon stick, kandila po na puti. Magsindi po kayo, and then dasalan po ninyo itong apat na garapon na ito. Apat po na garapon guys, ang kailangan mo. Dasalan mo po ito, and then hilingan mo po sa pamamagitan nito. Ito po ay magdala sa iyo ng swerte, tuloy-tuloy ang pasok ng pera sa inyo, and then lahat po ng mga negatibong mga pangyayari sa iyong buhay ay lilinisin noon. Yung kahirapan sa pera, yung laging nagkakasakit, laging may problema, ayan, lilinisin noon. Kasi po guys, ang asin, hihigupin ito yung mga negatibong enerhiya, and then ang laurel, mag-attract po ito ng swerte sa pera. Ganon din ang asin. So ang gagawin mo po, pagkatapos mo pong nadasalan ang apat na garapon guys, yan, ilagay mo siya bawat corner ng iyong bahay. Pero guys, bago mo po siya ilagay sa bawat corner ng iyong bahay, paglagay mo, hawakan mo po ito, and then pabulong na sabihin mo po, swerte, swerte, swerte sa akin ay ipagkaloob. Dadaloy ang swerte dito sa lugar na ito. Kung halimbawa po, nilagay mo siya sa silangan po. Dadaloy ang swerte sa silangan bahagi ng mundo. Ayan, lagay mo na siya dyan sa silangan na bahagi ng iyong bahay. And then, yung isa na naman, doon na naman sa, kasi po, north, east, west, and south po. So, sa doon na naman sa kabila po. And then, kung saan mong lugar siya nilagay, halimbawa, sa east, dadaloy ang swerte dito sa east na bahagi ng mundo. Ayan, lagay mo siya. And then, yung isa na naman, swerte-swerte sa amin ay ipagkaloob, dadaloy ang swerte dito sa kanluran or sa south. Ayan, ganyan po. Ilagay mo siya. Kung anong lugar, kung saang lugar, halimbawa, doon sa may south, south po ang banggitin mo. Kung sa may north, north po ang banggitin mo. Ganun po ang gagawin mo, guys. Parang i-address mo talaga kung saang banda yon, di ba po? And then, pagkatapos, guys, ilagay mo na siya. So, once po na ilagay mo na yung apat na ginawa mong garapon na may asin at saka dahon ng laurel, lumuhod po kayo, guys, ng taimtim. Guys, magdasal kayo ng taimtim. Lumuhod po kayo. Marap ka sa silangan, and then hilingin mo po na dadaluyan ka ng swerte. Lahat po na iyong mga pangarap ay pagkaloob na, ay magiging magaan ang pasok ng pera
sa lahat ng membro na inyong pamilya. And then, layo po kayo sa mga sakit at mga disgrasya at mga problema po. And then, ang pera sa inyo ay magiging magaan at tuloy-tuloy na po yan. And then, guys, pagkatapos, guys, magiging relax ka na. And then, sa susunod na naman na Lunes, maglagay ka ng panibago na naman. Pero sa Linggo pa lang, halimbawa, Linggo, next week ay Linggo. Pagdating po ng Linggo, di ba po ito, Lunes natin ito ilagay. So, pagdating po ng Linggo, katanggalin mo na po ito, guys. Linis na. Linisan mo na. And then, ang baso, ang garapon na ginamit mo, linisan na maayos, patuyuin mo na siya. And then, mag-ready ka na rin ng asin para pagkakinabukasan sa Lunes, maglagay ka ng panibago. The same procedure din ang gagawin mo. And then, ang mga asin po, guys, na nailagay po ninyo, guys, ang mga asin po, unawin mo siya sa timba po, and then ibuhos sa lababuhan or sa CR, sa inidoro, no? Pwede sa lababuhan or inidoro. Ibuhos mo siya doon, ang asin na ginamit mo po. And then, buhusan mo ng maraming tubig. And then, sundan mo siya ng suka, konting suka po. Para kung may mga negatibong nakukuha doon, nahihigop doon, talagang mafa-flash na siya doon. Hindi na makakabalik. And then, pagka kinabukasan po ng Lunes, gumawa ka ng panibago. And then, guys, yung pong dahon ng laurel na tinanggal mo, di ba, apat na dahon ng laurel yun. Sunugin mo yung dahon ng laurel, yung apat na yun, and then ang abo noon, iihip mo sa bandang silangan. Ihip. Ganyan. And then, pagka kinabukasan ng Lunes, gumawa ka na naman ng panibago. Ganun ang gagawin mo, guys, tuwing Lunes and then sa Sunday, no? Ganyan. So, once po, guys, na tuloy-tuloy mo yung gagawin, maramdaman mo talaga yung daloy ng pera magaan, yung swerte, at ilayo po kayo sa mga problema po, lalo sa mga sakit. No? Kasi minsan nagkakaroon ng pera and then nawawala yung pera, nagagastos dahil may nagkakasakit sa pamilya. Dahil po yan, maraming negatibong enerhiya sa loob po ng tahanan na yan. Kaya dapat linisan mo. So isang paraan din ito na maglinis ng negatibong enerhiya sa loob po ng bahay at makakatulong po itong dadaloy ang swerte sa bawat corner po ng iyong bahay. And then guys, baka magtaka po kayo, bakit Lunes? No? Bakit Lunes natin ito gagawin, ang paglalagay po natin? Ganito po, kakaibang explanation din ito. Ang Lunes, yun po ang pinakaunang araw na back to work po tayo, di ba po? Kasi Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes, and then Sabado, trabaho yan. And then, pagka Sunday, relax. And then, pagka Lunes ulit, balik sa trabaho. So, Lunes ang paglagay natin dito para sa ganong paraan. Yung buong Linggo mo, talagang dadaluyan ka ng swerte sa bawat bahagi ng mundo. No? East, West, South, and North. So, ayan po guys. So, sana po ang video na ito ay makakatulong po sa inyo. At bukas guys, sabay-sabay po natin gawin ito. No? Gagawin ninyo guys kasi gagawa din ako ng akin. Pero guys, kailangan talaga, pag syempre po, naniniwala tayo sa mga pampaswerte, number one po sa lahat yung ating paniniwala po. Kasi once na hindi po tayo naniniwala, guys, walang epekto po ito, no? Kailangan paniwala po. And then, kahit ikaw lamang ang naniniwala, and then yung mga pamilya mo, hindi gano'n naniniwala, hayaan mo lang sila. Kasi nadadamay sila or pati po sila ay suswertihin, no? Mga ganyan. So, ayan guys, gawin ninyo ito bukas at positive lang, lagi natin tandaan, lahat ng bagay na pangarap natin, kailangan magtrabaho po tayo. Sabayan ito ng sipag at tiyaga, taimtim na dasal at pananalig sa ating mahal na Panginoon, ang lahat nating mga pangarap sa buhay, walang imposible po yan. Darating sa atin lahat yan. Positive lang, positive. At guys, kung nagustuhan po ninyo ang video nito, and then mayroon po kayong mga katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Sa description, mag-comment po kayo. And sa comment section, mag-comment lamang kayo. And then, sisikapin ko pong sasagutin yun. Minsan, matagal po ako makabasa, guys, kasi nabibisi tayo. Pero, sisikapin ko.
No? So maraming salamat ulit sa inyong lahat. Huwag pong kalimutan magbigay ng like kung nagustuhan niyo ang ating video. I-share niyo ang ating video sa iyong family, friends, at sa lahat po na makikilala po ninyo. At i-subscribe na rin ninyo ang ating YouTube channel. Huwag kalimutan i-click yung bell button para sa susunod na mga new videos, manotify ko po kayo. Maraming salamat mga kaswerte ko. Lagi kayong mag-iingat. Bye-bye po!